Hi guys! Good day, maayong adlaw. Magandang araw po sa inyong lahat. This video is sponsored by Nordic Authentication Agency of the Philippines or NAP. Guys, kung kailangan niyong kumuha ng documents from Pinas habang nasa abroad kayo, NAP can help. Pinadali po nila ang pagkuha ng NPI clearance, DFA apostille, PSA documents tulad ng birth certificate, at SINOMAR. Recognized din po sila sa Danish Central Business Register. Kaya guaranteed po na legit at hindi peke yung mga dokumentong makukuha nyo sa NAP. For more info, just visit the www.authentication.dk or visit their Facebook at Fast and Easy Apostle PH. So, anong hinihintay nyo? Mag-inquire na sa Nordic Authentication Agency of the Philippines or NAP. Thank you guys and have a good day! Hi guys, welcome to Gilay's Vlog! Okay guys, I'm with Mark. Follow him on Facebook. Famous. Siyempre, gaday, bahay ka? Isa po siyang au-pair noon, tas chico siya dito sa Spain ngayon. So, interviewin natin si Mark. Alam kong maraming manonood dito dahil lalaki siya. So, lalaki kasi, di ba, mahirap mag-apply ng au-pair. Si. Yes. So, tanungin ko siya kung saan siya nag-apply ng au-pair. Pilipinas ka galing? Si. Okay. So, Pilipinas siya galing. Saan ka nag-apply? Sa recommendation yun eh. Okay. So, recommendation siya. So, yun nga guys. Some of au-pair na lalaki dito sa Europe is recommendation lang talaga siya. Mahirap siya mag-apply through online kasi nga ang hinahanap sa online is mga babae. So, yung pinsan mo, nag-au-pair saan? Sa Denmark. Ikaw yung pumalit sa home. Ganun. Okay. Pero yung process ganun pa rin. Anong, paano kayo nag-process? Eric. Kontrata, padala. Wala kang ginasto? Oh, meron. Yung pag-apply ng visa. Visa? Ikaw yung nagbayad ng visa? Oo. Oh, hindi naman lahat. Hindi lahat talaga libre ng post, guys. Naka-swerte ka. Depende yung pag may mabayad na. Magkano yung gasto mo? More or less, 14,000. Visa lang yun. Ala. Pero yung saliamo ang gumagastos lahat eh. Oo, mostly guys, yung mga host family talaga yung gumagastos. Pero yung iba, hati kayo. Yung iba, ikaw lang. Mga ilang months umabot bago ka nag-apply? Minimum. 2 months? 3 months minimum. Two to three months sa na-approve na yung visa mo. Yung pag-process ng au-pair na documents, guys, pwede niyo po tingnan sa previous na vlogs ko about au-pair, how to apply au-pair in Denmark. May vlog po ako doon. So, doon nyo na lang po tingnan paano yung process. Kasi ganun din yung process ni Mark. Ilang years ka doon sa Denmark? Maximum 2 years. 2 years? So, kasi 2 years lang yung kontrata. So, ito yung nakaka-ano guys. Kasi si Mark nag-au-pair sa Denmark. And then, nag-au-pair siya sa? Next. France. So, I didn't know na may au-pair pala sa France. Exactly, an au-pair. Pero, parang gano'n na siya yung kontrata. Parang sa au-pair. Visa mo, student. Kaya, hindi au-pair visa pa sa France. Yung kontrata, parang au-pair visa. Ganito. Parang yung trabaho mo, au-pair pa rin. Pero yung visa mo, student. Kasi, what I heard sa ibang, nanggaling doon, yung Pilipinas daw ban sa France. Kaya, bakit ban? Siguro, dati may mga abuse na anong year ka ba pumunta ng France? 2017, 18. Okay. So, anong, paano ka nag-apply doon? Recommendation. Through recommendation ka pa rin. Sa kailala, no? Hindi. Galing sa grupo, nag-post ako ganito. Anong group yan? Pinoy Info ata yan. Nag-post siya sa Pinoy Info Board na anong pinost mo? Naghahanap ako dito. So, wala naman akong pili doon saan ako pupunta. Depende sa opportunity na darating. So, ayun. May nag-message sa akin sa France. So, legal naman. Legit naman. So, bihira lang yung nagkukuha ng ano sa France, ha? Oo, bihira lang.
Kung galing sa Europe mismo, pero galing outside Europe, yun mahirap. Yung style doon, pala student visa ka. Hindi, yung pagka student visa mo, lingwahe lang yun. Pero yung kontrata, au pair, ganito. Gaya ng au pair kung anong kontrata ng au pair. Ganun, pero yung visa, so, ini-issue nila na visa, maximum of 1 year lang. Yung iba, 6 months lang. Tapos yun, the entire 6 months nga, nandun ka, dapat mag-aaral ka ng ano, lingwahe nila. Oo. Tapos, kasi yung kung gusto mo mag-renew, ilang buwan, kasi maximum 2 years pa rin. So, dapat... 2 years yung kontrata sa France? Yung maximum stay 2 years, pero yung ini-issue nila, first issue na visa, 6 months. So, every time na mag-renew ka, kailangan ng certificate sa school mo. So, dapat mag-study ka talaga, dapat mag-aaral ka. So, yeah, okay. Para makapag-renew ka, depende sa'yo. Through Facebook lang guys na nakapunta, bakit siya napunta ng France? As student visa, pero au pair yung ano niya, trabaho niya. O diba, depende lang talaga sa determination. Maghanap ka talaga ng way, paano mag-apply. Makaka-apply ka talaga, like Mark. So, masipag siyang maghanap. Pwede mo i-share sa amin paano yung process sa France. So, mga au pair dyan sa Norway, Denmark na mga lalaki. Ganito din yung, kung gusto nyo pumunta ng France, ganito yung ano nyo, gawin nyo. Same lang, napasa ng kontrata, ganito requirements. Paano mo mag-apply ng au pair? Tapos, check nyo lang sa vlog niya last time, paano mag-apply ng au pair. Wala akong vlog na paano mag-apply ng au pair sa France. Like, pag-apply mo ng ibang country, ganun pa rin yung proseso. Ganun pa rin yung proseso? Oo, nandun yung... Pero sinong gumasto sa'yo? Yung amo ko. Pero lahat? Yung gastos yun, napakamuras. In-interview ka ba? Sa embassy, commended ka. Hindi naman siya kailangan. May hirap lang yung interview sa host mo kasi recommendation ka kagaling. Tapos, siguro may trust sila sa previous na open nila. Ang ganda dun sa open, mura. Mura yung fee. Mga 75 euro lang. Euro? Ay, mura lang. Ilang buwan bago na process yung visa mo? I mean, mabilis lang. 3 weeks. So, ilang months na lang natira sa au pair visa mo sa Denmark bago ka nag-apply sa France? Ma-advise ko, syempre, minimum 1 month kasi. 2 months to 1 month, yeah. Pero mas safe yung 2 months. Yung napakaganda doon, nag-approve sila sa, before mag-expire yung visa ko. So, yun yung maganda. May i-share lang ako yung papalit sana sa akin. Ganito yung nangyari. Yung nalanganin yung visa niya sa Denmark, dun siya galing, papalit sana sa akin. Tapos, medyo nalanganin yung sitwasyon niya, yung visa niya. Fortunately, nauwi siya sa Pilipinas kasi nag-expire yung visa niya. So, na-late yung application. So, ganun. Dapat iwasan niyo yun. Tapos, dapat advance kayo mag-apply ng prepare. So, pareho lang pala yung process. Ang nagkaiba lang is putol-putol yung kontrata sa France. Hanggang sa... So, pero may limit maximum, yung... Maximum 2 years pa rin. Maximum 2 years. So, pang-apat na 6 months ka makarenew. Parang ganun, no? Oo. Yeah. Apat na beses. So, sa mga... Hindi lang siya pang babae, pang lalaki. Pang babae din siya, di ba? Depende. Lahat. Depende sa... lahat siya. Grabe ha. Rare lang talaga kumukuha ng lalaki na offer, guys. Dati. Pero ngayon, marami na kaya ngayon. Marami na. Kasi ang alam nila, ang mga Pilipino kasi masipag. Yun talaga yung pinaka-point dun. Kahit malalaki man o mababae, hindi ka magsisipag. May mga pinapadalan ka sa Pinas, di ba? Kamusta naman yung buhay au pair mo? Mahirap ba? Kasi yung mga trabaho pang babae siya, di ba? Bahay talaga, guys. Exactly. Tapos, maglaba ka, magluto, at magbabantay ng bata. 2 months ko or 3 months, yun. At wala talaga akong idea kung paano magpalit ng diaper, walang-wala. Tapos sila dito, advance yung mga gamit nila. Eh, sa atin, doon na sa ilong, pwede na maglaba. Every day, ganun, step by step, natututo ka, tapos katagalan. Grabe yung adjustment na. Oo, weather pa nila, ang hirap pa mag-adjust.
Yeah, super malamig kasi pagdating dito. Pagdating dito, ano? Winter. Yung parang 10 jacket na yung susutin mo, malamig pa rin. Ganon. Tapos ang init sa Pinas. Na-experience ko talaga yun. Masasanay ka rin kasi alam mo, gano'n rin kahiram. Susuko ka. Wala. Lugi ka sa mga opportunity na dumating sa'yo. Dapat yeah, Europe na kasi to guys. So may mga kasama pala kami guys. Shoutout! Lovely! So hindi lang kami dalawa sa mga nag-iisip dyan. Apat po kami. Nag-apply ako sa Norway. So... Ah, nag-apply ka sa Norway? Yes! Okay. So, nag-apply ako sa Norway. I did everything. When, imagine, I went Netherlands. Mag-process lang ng visa. Okay, walang Norwegian embassy sa France. So, you need to... Meron sa Italy. Kasi, walk-in yun eh. Yung application. Yun, yun ang nangyari. Pumunta pa ako Netherlands. Mag-apply lang ng au-pair sa Norway. Kasi walang Norwegian embassy. May mga consulate doon, pero... Bakit mo lang consulate doon sa France? Sa meron, Norway? Pero yung tinanong mo yung mga galing doon sa France. Doon pumunta sila ng yung iba, Italy, may Norwegian embassy sa Italy. Imagine, travel ka ba doon? Sa Netherlands, Belgium, meron din, I'm not sure, pero pumunta ako na. Netherlands talaga? Netherlands, so. So, anong nangyari? Import sa prepare ng application, yung, especially yung pera. Yung pera, kasi nakita ko na ako sa Norway, hindi nila sagot lahat. Kasi, pero may host ka na. Oo, oh, meron na nandun. Na, nag-apply so, na gasto mo daw dapat lahat. Nag-apply na ako. Oh. So, imagine akin lahat ng gastos. Pumunta doon, bumalik, pagkain, tirahan, kung bayan ng application, imagine 500 euro yun. Kasi... Laki ah. Okay. Kasi yung sa kontrata, pwede pag-usapan na pwede silang gumastos, pwede din yung au-pair. So, ayun, pinili ko na gumastos yun. More or less, 1,000 euro lahat ng nagastos ko. Imagine, pagkatapos nun, sabihin ko na ba? Sabihin ko na ba? No. Pero na-approve yung ano mo, visa sa Norway. To be continued. Yeah, you have to say it.